Matapos ang ating pagdiskubre sa isang lumang baryo sa Canlubang, sa Laguna, at nalaman natin ang ilang kasaysayan ng lugar na ito. At galing na din tayo sa Hornalan Cemetery na isang misteryosong sementeryo na may mga nakakapangilabot na kwento ang mga batang ito sa atin na ibinahagi nila sa ating nakaraang vlog. Ngayon naman mula Laguna ay babalik tayo sa Bulacan at pupunta naman tayo sa Pampanga upang pasyalan ang sikat na aktor, ang puntod ni Lito Legazpi na tatay ng tatlong magkakapatid na Zoren, Kerr at Brandon Legazpi. Pero bago natin puntahan ang kanyang puntod ay dumiretso na tayo sa isang sementeryo sa Kalumpit, Bulacan na mistulang binahana talaga at hindi na madadalaw pa ng ilang mga tao dito. Kung bago ka lang sa channel na ito ay ilike mo na ang video ito at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating video at ang ating mga lumang playlist dyan sa ibaba. Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Hello po. Talagang bahain po talaga dito. Ah, talagang laging binabaha. Lagi pong ganito dito, matagal na. Okay. Ano po ito, San Juan, no? San Juan Cemetery. Ah, Santa Lucia. Sige po. So, ito guys. Kakadating ko lang po dito sa isang sementeryo. Dito po sa Kalumpit, Bulacan. Ito'y tinatawag po nilang San Juan. Oo. Mapapansin nyo, tingnan nyo. Subukan natin pumasok sa mga... Kaya nang wala tayong bota guys. Yung mga dadalaw, kailangan daw gumamit nitong mga bangka. Para maka... Ayan, tingnan nyo yung mga dumalaw. Oh. Ayan o, tingnan nyo guys. Teka, interviewin natin. Tanong natin. Kaya may kasamang bata. Ayan, St. Joseph Catholic. At dalawang sementeryo siya. Ay, grabe. Paano ka pa dadalaw niyan guys? Puro tubig na. Lalo ngayon magloon November 1. Siguro try natin ano, pagbalik. Papalipad tayo ng drone guys. Kahit summer sir, ganito talaga, binabaha talaga dito. Oo, basta nasa pa yan ng ulan, tapos ano? Ah, okay. Tignan nyo ito oh. Wala nang mahuli rin sa highway. Ababungan mo! Ayan guys oh. Saan ka dadaan dyan? Malalim ba ito bata? Ay, oo. Teka, try natin. Ay, oo, lalim ba? Malumit pa. Hindi ka makakapunta dyan. Paano ka makakapag-vlog dyan? So, sabi ni tatay yung nakausap natin ni sir, hanggang pusod daw ang tubig. Talagang bulat sa pulpo, ganyan po yan. Eh, paano pag may naglilibing sir? Bago lang yan. Bago lang na yung baha yung Monday. Bago lang. Pero pagka ano, natutuyo talaga yung tubig o may natitira talaga? Natitira. Mapapansin ang bakas o marka sa mga nichong ito na talagang inaabot sila ng hanggang gantong kalalim. Ang gandong po ba sementeryo pa doon? Oo, oh, yan. Dito may akasin eh. So guys, silipin natin yung kalagayan ng mga patay dito kasi tingnan nyo naman. Hindi na alam ko, halos nangalahati yung motor ko sa tubig. So sabi nila, matagal daw yung intro. Mula ngayon guys, hindi na tayo mag-i-intro ng matagal. Diretso vlog na. Tignan nyo to. Oo, kasi nga, ako, alam ko, aminado naman tayong talagang matagal yung intro natin. Kasi nagpapakilala pa lang tayo, hindi pa naman tayo ganun ka-famous. Kaya lang, ang problema dito delikado yung pag-iihi, yung ihi ng mga daga kasi magkokos ng ano yan. Try nating tanong itong mga bata na to. Wait lang. Ay oo, tignan nyo nicho guys. Ayun o, tignan nyo kawawa. Ang aking iisipin ay parang kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Lalo ngayon mag-uundas na ay talagang hindi maiiwasan ang pagpunta sa ganitong lugar na halos hindi mo na makikita ang lupa at puro tubig na lang palagi. Yun nga, balik tayo dun sa sinasabi ko.
Kaya ako hinahabaan. Para syempre lahat ng ano kailangan nating i-explain bago nating gawin para alam ng tao yung gagawin natin, 'di ba? Pero yung mga bagong subscribers, yun, sige. Huwag na natin tagalan. Kung bago ka lang sa channel natin, mag-subscribe ka na. I-hit mo yung bell para updated ka sa mga bago nating video. Hello po. Talagang bahain diyan bata? Opo. Opo. Kuya. Ah, hanggang doon. Kuya, Master Gala ka ba? Ay, hindi. Master Galo. Ano? Oo. Nakilala pa ako ng mga bata. Kuya! Sino siya shoutout nyo? Dito. Grabe, oh. Ay, bisa din. Hanggang saan nyo yan? Napakalalim. Dapat talaga magpalipad tayo ng drone, guys. Ayan, oh, tignan nyo. Hawa-hawa. Pwede ka magtulos dyan siguro sa ibabaw nila. Ayun, oh, wala dun. Tsaka nakita ko yung mga school. Nakita ko yung mga school kanina. Sobrang ano, tawag dito. Sa kayo dumaan? Ito po. Ah, dito? Doon lang tayo dumaan sa kabila kasi ang hirap ng buhay natin. Talagang ganyan, nangyayari yung ganyan. Uy, ako shoutout. O, sino yung shoutout mo? Marites ba, mama? Ayan, shoutout. Adrian, ano? Adrian Limpin. O, sige, shoutout. Ang layo nung tinatalon nila. Teka, i-video natin. Huwag muna. Ayun, tignan nyo yung tatalo ng mga bata. Ay, ang layo, oh. Ay, naku po. Ingat! Oh my goodness. Oh? Nabalik-balik lang. Oh, yung bata. Sa may iniipit ko na picture sa may bungo. Hindi ka natatakot sa ano? Hindi po. Sa mga vlog? Hindi po. Ah, mahilig ka din sa katatakutan. Opo. Ingat kayo sa pagtalo nyo sa nicho, minsan may butas. Oo nga po. Matik na nga po kami na masagot sa dulo. So, bali dalawang cemetery pupuntahan natin guys dito sa Kalumpit na lumulubog. Tignan muna natin dito sa park na to. Kuya, ingat po kayo dun. Madras po na konti. Ah, okay lang. Kerya. Sobrang lalim po. So, tignan nyo yung naglalakad na yun guys. So, hanggang tuhod yung ano niya. Mahigit. Ayoko nang pumunta dyan. So, lipat na tayo guys sa kabilang cemetery. Ngayon ay nalalaman natin na ganito pala ang realidad ng mga patay. Nakakalungkot mang isipin, pero ito talaga ang nangyayari sa paligid natin. Hala kayo dito, bibigyan ko pa merienda. Bibigyan ko yung pa merienda. Diga, saan ka? Taga ano? Taga to the moon, Char. Lagi kita nga kikita sa TikTok, sa YouTube. Thank you pa. Thank you. Hati-hati kayo. Dito naman sa Hagonay, katabi lang po ito ng Kalumpit. Ang una ko napansin, itong mga tuta. Oh my gosh. Ayan o. Oh. Sino po yung mga taga Hagonay? Kunin niyo po ito. Wala po kasing pwesto sa bahay. Hindi ko po magagalaw yan. Mga taga Hagonay Bulacan. Saka baka mamaya biglang dumating yung ina niyan. Bigla akong saburin eh. Gusto ko siyang kunin. Kaya lang wala akong paglalagyan guys. Ay, ito pa isa. Ay, kawawa. Nasaan yung ina niyo? Diyan lang kayo sa nicho. So guys, sa mga taga Hagonay Bulacan po. Ito na. Takot-takot. Ina-ina. Sa mga taga Hagonay Bulacan po, mga kamaster, ay ganda ng view dito oh. Kaya lang, itong kabila na to, fish pond daw. Parang hindi ko kaya rin kumain ng isda pag galing talaga malapit sa sementeryo. Kahit medyo malayo. So, ito pala guys, itong sementeryo na ito ay hindi naman daw masyadong minumulto. Kaya lang, may mga balita na base dun sa mga napagtanungan natin na talagang may mga ano daw, pumupunta may mga nagpaparandam din daw dito ng mga sinasabi silang anino, madalas nagpapakita daw dito sa sementeryo na ito. So, tignan nyo po, hindi masyadong malinis. So, ayan ha, diba? Binabaha din siya. Totally. Ako po parang ang lalim pa guys. Ayun o. Itong napakalaking puno sa gitna. Diba?
summer, suggestion ko lang naman ha. Personal suggestions ko. Hintayin niyo na lang mag ay, ano 'yun? Hintayin niyo na lang mag-summer bago kayo dumalaw kahit hindi niyo na eksaktong saktuhin ng undas kasi ano eh, tingnan niyo. Ito medyo okay na dito sa part na 'to. Ay, kaso ko nang balahin dito. Part na mo si Leo. Ay, ano 'yun? Tingnan mo na dumadalaw doon oh. Sa mga nanood, hindi na po tayo makakagala sa buong sementeryong ito. Basta mahalaga po, nakita natin na talagang hanggang sa huli, kahit let's say hindi naman lang nila alam yung nangyayari sa mundo, yung mga patay, hindi na rin nabibigyan talaga ng halaga minsan. Yun lang. Dapat lagi nating isipin na talaga ang buhay ay temporal. At alam natin, balang araw tayo magiging ganito din, kagaya ng mga nakikita natin na yan. Kasi hindi naman tayo immortal eh, para hindi tayo mamatay. Lahat tayo mamamatay din naman. Kaya habang nabubuhay tayo, gamitin natin ng ano tawag dito sa English? Tagalogin ko na lang. Kumbaga mapakinabang, oo, yung buhay natin sa mundong ito. Kasi isa lang ang buhay natin eh. At isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Maraming salamat mga kamaster at God bless you all. See you again for the next vlogs. Bye! 40 years. Ah, 40 years na po kayo nagbabantay dito. Ah, namamahala dito sa hindi ko po masabi kung monastery po or... Monastery. Ano po yung pinagkaiba nun, sir, sa cementerio? Yung... Ah, cementerio is libingan. Monastery is a place where you execute the commandments of Christ. Ah, parang may mga katungkulan sila. Yung parang yung sinusunod mo yung command ni Christ. Kasi sa monastery, nagdadasal kayo. Sa cementerio, natutulog ka lang. Yeah. Yung pala yung pinagkaiba, guys. Okay. Salamat po. Maraming salamat po. So ito, guys, mapapansin nyo dito. Sa pinaka part niya, merong parang statwa dito na parang ano, babae na may ano, parang may ano siya sa inano niya yung ano, parang demonyo sa ilalim. Tapos makakatuwa lang, tingnan niyo, hindi po ba ito naninipa? Baka manipa. Ay, ang cute! Ayun, guys, oh. Ano ba tawag dito? Kabayo ba to o ano? Donkey? Hindi siya donkey. Kami yung pilonga. Bising-bising sa pagkain, ang bakla. Bising-bising sila. Katuwa naman. Tapos ayun yung pinaka ano sa church. Kumbaga, guys, ang mga nililibing pala dito is yung mga exclusive members lang ng subdivision na ito. Parang talagang as in bahay kasi talaga siya, na kahit daw yung mismong member daw na inilibing dito, hindi daw pwedeng isama yung mga anak nun, kundi yung mismong member lang daw. So nataon naman na member talaga itong para siyang federation. Member itong si ano, si Lito Legaspi dito. Kaya dito siya inilibing. So ganyan kabongga, guys. Meron sila ritong sariling simbahan. Tapos ito na mismo yung pinaka parang park sa gitna. Ang ganda. May chimney pa. So tignan nyo, guys, oh, para siyang nakaano pa, para siyang rancho talaga ang ano niya. May mga kabayo pa sa loob. Ano yun, sa talagang kayong nag-aalaga talaga? Yeah. Ah, okay. Ang mga nakikita nyo sa paligid ay tinatawag ng mga retreat house ng mga exclusive members ng kanilang church. Sa tuwing nagkakaroon lamang daw ng mga okasyon, pag nagtitipon-tipon sila ay nagagamit ang ilan sa mga ito. Mapalad tayong sinamahan ng isa sa namamahala o mga katiwala dito na si Brother Dado.
Ang pinakalawak ng lupain daw na ito ay umaabot sa 80 ektarya, mga kamaster. Bawat individual na mga miyembro ng kanilang organisasyon o church na may mga katungkulan sa monasteryo ay dito nililibing, located po ito sa Magalang, Pampanga. Tinawag nila itong Kariana Monastery na ngayon ay dito inilibing o nakahimlay ang puntod ng dating aktor na sikat na si Lito Legazpi. Gaano po karami yung nililibing dito sa isang araw, sir? Wala. Pag may mga members lang, pag may namamatay. Pag mga exclusive members lang po ng ano. So guys, sinaman tayo ng namamahalan ng sementeryo na si Sir Brother Dado. Bali, nandito tayo ngayon sa puntod ng isang sikat na artista, syempre. Yung puntod po ni Lito Legazpi. Yan. Bali, tatay po siya nila Zoren Legazpi, nila Kier Legazpi. Tapos ayan po, namatay po siya noong September 8, 2019. Yung aktor na si Lito Legazpi sa edad na 77. Cardiac arrest ang kinamatay ng aktor. Nandun po si Papa sa tabi ko, 100% yan. Hindi niya ako pinabayaan. Si Lito Legazpi ay ang veteranong aktor na ama nila Zoren Legazpi, Kier Legazpi at Brandon Legazpi. Isa sa kanyang pelikula na comedy film ay ginanap noong 1959, Ipinagbili Kami ng Aming Tatay, starring Dolphy. Sa galing na pag-arte at pagiging aktor bilang mga kontrabida ay nanalo din siya bilang Best Supporting Actor noong pelikulang 1977 na Sinong Kapiling, Sinong Kasiping. Hindi maitatago ang angking kagwapuhan ni Lito Legazpi. Kaya isa siya sa mga matini idol kagaya nila Eddie Gutierrez, Jose Marie Gonzalez at Romeo Vasquez noong kanilang kapanahunan. He played impotent husband in the movie Uhaw 1970 with Merle Fernandez and Tito Gala, directed by Ruben Avalos. Ayon pa sa anak niyang si Kier Legazpi, ay nakasama din ang kanyang tatay sa palabas na Ang Probinsyano noong 2007. Actors o sa mga kasama niyang artista. He is very cooperative. By the way, alam niyo po yung Mulawin na show sa TV, mga kaibigan. Ang Mulawin, hindi nagsimula sa TV. Tapos pinanganak siya noong September 10, 1941. Kaya pala, sir, kaya po pala nandito sila Zoren dahil birthday nga po ni nung nakaraan, di ba? So galing daw dito kahapon sila Zoren Legazpi at saka si Kier. Antay. Tapos itong buong cemetery na to ay inaabot na raw ito ng nasa 1975 na palang cemetery ito, mga kamaster. So bali, isa siyang parang exclusive na ano, nagpaalam tayo sa namamahala dito. Exclusive siya na sementeryo. So ngayon lang ako nakapunta, ka master, sa isang sementeryo na parang rancho, tas may mga subdivision sa loob. So guys, located po ito sa Kariana Monastery, dito po sa Magalang, Pampanga. Na-discover ko din po sa kanila, dito pala sa sementeryong to, parang ito yung minamanage ng under siya ng isang Christian ministry. Christian, ano po? Catholic. Oo nga po. Okay. Tama. Catholic Christian. So, isa po siyang parang Catholic ano na din po, itong pinaka humahawak nitong sementeryong ito. At pinaunlakan po tayo na pasyalan at ikutin ito saglit, mga kamaster. Dahil kakaibang sementeryo to. Dahil ngayon lang ako nakapunta sa isang sementeryo na may mga parang rancho, may mga kabayo dyan sa daan. Tapos, ito, mapapansin nyo yung mga nakalibing dito. Parang very private. Oo. So mapapansin niyo 'yan, guys. So, yung lahat 'yan puro ano,
parang private style din talaga siya. Tapos meron sila ditong pinaka oo. Ito sir, ito po yung pinaka chapel ano? Ado sa kabila. Ay yung founder. So ito yung pinaka founder ng buong cemetery na to na. Na si Ludovico A. Legazpi or mas kilala natin sa pangalang Lito Legazpi, mga kamaster, na anak niya ang tatlong action star. Yan, na sila Soren Legazpi, si Kier, si Brando Legazpi. So, ito siya guys. Yan. Bago lang pala siya namatay. Noong 2019 lang pala guys. Tapos ang namatay pala siya sa San Juan, Metro Manila guys. Tapos binurol din siya sa Loyola Marikina sa Loyola Park.